Buenos dias, señoritas y señoritas. Andito po tayo sa bundok sa amin at kaway-kaway dyan sa lugar natin sa Metro Manila. Siguro this is the area of Ortigas and siguro after that Makati or San Juan. So kayo, andyan kayo at kami naman dito sa bundok. Sa taas ng bundok sa Rizal Province. Andito kami, oh. Dito kami kalayo. So, ganun po. Dito po si Vlogcaster. Andito po yung subdivision namin. At saka, we are overlooking Metro Manila kasi ang kwan namin, ang bahay namin dito is, ang lugar namin is at the boundary of Quezon City and Marikina. So, maiba naman. Kaya nagsimula tayo sa video. Kwa naman, gusto ko naman ipakita sa inyo a little bit of our place at saka yung kwan, yung the view around here na we have the best of both worlds, na hindi naman kami masyadong malayo sa Metro Manila and we get to enjoy parang virgin forest pa po dito sa amin. So, we get to enjoy the best of both worlds. Malapit lang kami sa Metro Manila and yet we get to enjoy nature every day. So, yun po. A little bit of intro lang sa lugar namin kasi alam ko na yung iba sa inyo na kating-katina na makaalis sa outside of Metro Manila, pero siyempre matagal tayo nakulong dito dahil sa COVID. So yun po, I'm just sharing you part of my world here sa subdivision namin na ang tawag dito Highland Subdivision. Oh, there you see another view of Metro Manila. So downtown. So punta na po tayo sa topic natin ngayon. And this is about the pictures na umiikot na naman ngayon. At hindi lang pictures, may confirmation naman talaga na meeting talaga yun nila Bongbong Marcos kasama si Imelda Marcos. Pero yun po, at saka doon po sa meeting na yun, hindi po yun ordinary meeting, kundi meeting yun ng mga tao na nakabuo ng Sara Bongbong Unity Team o Bongbong Sara Unity Team kasi syempre siya naman ang presidente. So marami po nagtaka sa dalawang bagay po na nangyari doon. Una, inanunsyo niya ang gagawin niya Speaker of the House ay si yung pinsan niya si Congressman na Martin Romualdez, Leyte, congressman. Pagkatapos, deputy speaker pa. So, yun ang kwa niya, gagawin na Speaker of the House. Na who is the fourth highest official of the land? Kasi sa hierarchy po ng mga official sa buong Pilipinas, una yung presidente, pangalawa yung vice president, pangatlo yung Senate Speaker, pang-apat yung Senate President, pang-apat yung Speaker of the House, and then the from lima, Justice Secretary. Supreme Court, Chief Justice of the Supreme Court. So yun po. So fourth highest official will be Martin Romualdez. So marami po nagtatanong, bakit si Martin Romualdez? Bakit hindi si dating presidente at dati rin Speaker of the House Gloria Macapagal Arroyo? Kasi sa mga political observer po, alam nyo naman si Vlogcaster, well connected tayo because of my past work as a political strategist and campaign PR manager, at saka nakilala ko rin si GMA po, naging client ko rin yung kwan po, lalo na si FG First Gentleman Mike Arroyo. Nung bago tayo nag-resign, nung active pa tayo sa trabaho natin, nag-retire sa trabaho ko. So, yun po,
may usap-usapan na si ang isa sa mga sweetener kay Gloria is magiging speaker of the house siya. Ulit, makukuha niya ulit yung posisyon na yun na fourth highest official of the land at saka powerful talaga yung Congress dahil diyan nanggagaling yung budget. Diyan binabalangkas yung budget. So, bakit hindi siya? Bakit si Romualdez? So, marami pong nag-uusap-usap na talaga nga talaga na cracks are beginning to, hindi naman po kuhan, mga konting iringan lang. Hindi pa naman talaga united pa rin sila, ang unit team, pero may mga konting iringan na at saka may nakikita na may mga promises not fulfilled. Ito po, tulad na ito na for Gloria to broker yung agreement for Sara to slide down to Bongbong. So nagkuan sila. Ito po yung tinatawag natin na sweetener kasi noon kung maalala natin before Sara slid down mga number 3 number 4 lang si Bongbong sa survey. Pero nung nag-agree si Sara had everything for her. She had popularity, she had yung proven na yung organizational skills niya nung pinanalo niya yung landslide, yung senatorial candidates niya sa hugbong pagbabago na nung 2019. Kumbaga, proven na po siya at saka meron na siya party yung hugbong pagbabago. Pero meron pa siya backing ng tatay niya, meron pa siya resources at syempre campaign funds ng mga financiers ng tatay niya, ng mga allies ng tatay niya si President Duterte. Pero bakit siya nag-slide down? So yun, ang usapan term sharing. After 3 years, mag-retire si Bongbong due to health reasons. And then Sara will take over. That way, ang haba ng termino niya. She will serve Bongbong's last 3 terms, 3 years, and then she can run pa as president in 2028 kasi hindi ka lang pwede tumagbo kung na-elect ka sa posisyon na tinagbuhan mo. Pero in the case of Sara, kung maging presidente siya sa termino ni Bongbong, pwede niya sabihin, technically, I run as vice president and then naging president ako. So I can run as president ulit. This time, hindi na VP. So parang GMA formula. So ganun rin, for GMA, to broker that deal, di ba, kahit kayo nagtaka, uy, bakit nag-slide si Sara kay Bongbong? So yun nga ang kwa nila. Kasama na yung DND position na hindi rin binigay sa kay Sara. Kasama na yung speakership position na nakita natin ngayon kay GMA sana, kay Gloria Arroyo, pero hindi naman nabigyan kay Gloria. Kaya yun, marami nagtatanong, anyari? Nasisira na ba? Or may mga promises ba na hindi natutupad? Kasi parang sa bilang ko, parang strike 3 na may mga iringan. Una, yung kay Robin Padilla, hindi pinagbigyan si Sara na isama sa slate, nanalo nga naman . Pagkatapos sa pangalawa, yung hindi binigyan yung Department of National Defense position kay Sara at itinapon siya sa Department of Education. And then ito naman, sa nagbroker ng deal, hindi naman itinupad di umano yung agreement na gawin Speaker of the House si former President Gloria Macapagal Arroyo. So may nakikita natin mga indikasyon na may problema nga sila. May problema nga sila. At saka nakikita rin natin mga may indikasyon na may mga promises hindi itinutupad. Kumbaga, also nagpe-flex na si Marcos yung kwan niya, yung authority niya. Kasi remember, nung nag-usap sila ni Sara, parang ang dating nakikiusap si Marcos kay kwan, kay Sara at saka kay Gloria kasi sino naman siya, Senator Marcos naman siya. Ngayon, talaga pinapakita na niya, presidente na ako, mas mataas pa ako sa VP.
Mas mataas pa ako sa anak ng presidente kasi si Duterte naman, si Rodrigo Duterte, aalis na ng kwan. Nang June, sa July, si Marcos na ma-swear in as president. So, July 1. So, yung kwan, talaga, kwan ha, Marcos is coming into his own term at nagpapakita na ng gilas na I'm my own man. Akong presidente. So, siguro kung noon nakikita nila tahi-tahimik lang, ngayon pinapakita na niya na may bangis rin si Bongbong. So, may key na siya na hindi to pa rin yung mga agreement dito kay PGMA at saka kay Sara Duterte. So, this is interesting. Marami pa tayong makikitang development at ibabalita ko po sa inyo yung who's in, who's out. sino na outside the Kulambu at sinong inside the Kulambu. So, ito po mga issue ngayon na binabantayan natin. So, talaga may mga kwan talaga, may mga kumaga kung sa kwan po ito, marriage, political marriage of convenience, hindi po maganda yung honeymoon. Sa honeymoon pa lang nag-aaway na. Sa honeymoon pa lang o kaya sa prenup pa lang nag-aaway na kasi magte-take post naman sila July pa. So, sa prenup pa lang nag-aaway-aaway na sila. So, this verse watching kasi lahat po ito ng mga jacking for positions at saka yung mga appointments, all of this will affect all of us Filipinos. So, in one way or the other, ang buhay natin nakataya sa mga posisyon na i-appoint sa mga pwesto sa gobyerno. Kung masama ang appointment, kung corrupt, lahat tayo masasuffer kasi walang servisyo, walang pagkain ng tao, walang asenso yung baha, yung bayan kung mali-mali ang nilalagay sa pwesto. So yun. Please stay tuned dito sa Vlogcaster and pakikalat na lang po ito para maging aware, politically aware yung mga tao. Hindi po dahil natatapos yung eleksyon, mag-tune off na tayo sa politika. Kasi po, kung sa eleksyon, very agresibo tayo sa politika, mas lalo na ngayon. Kasi we still have the power, andyan po in social media. Pwede nyo ito ikalat sa mga ibang tao po pagkatapos for them to be aware of what is happening and to kwan po. Kasi minomonitor naman sila Bongbong yung social media. To air your views for or against the policies and the programs and the projects of the Marcos administration. So may power po rin po tayo. Let's continue to be involved in governance. So thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel. And see you in my next vlog. Sa lahat ng viewers ni Dean Arman Nocum, subscribe kayo rito sa Vlogcaster Dean Arman. At mag-iingat po kayo mga kababayan, always keep safe and practice physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemyang ito.